Abangan ngayon ang susunod na hakbang ng presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte matapos siyang umatras sa kanyang re-election bid sa halalan. Para sa detalye, may live reporting aming correspondent na si Tricia Terada. Tricia, ano na ba mangyayari sa eleksyon sa Davao City sa 2022? Kopya binawi ng mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang certificates of candidacy. Si Inday Sara Duterte sa pagka-mayor at Baste Duterte sa pagka-vice mayor ng Davao City. Hanggang ngayon, wala pang paliwanag si Sara kung bakit siya umatras sa lokal na halalan. Ang alam natin sa ngayon, si Baste na ang tatakbong pagka-mayor o pagka-alkalde ng Davao City. Nominado naman ni Sara si dating Presidential Chief Legal Counsel Melchor Kitain para humalili kay Vice Mayor Baste. Tinanggap na rin ni Kitain ang kanyang nominasyon at umatras na siya sa laban pagka-konsehal at si Kitain ay tatakbo na bilang Vice Mayor. Balik sa iyo. Tricia, ibig bang sabihin nito, tatakbo ba si Sara para sa mas mataas na posisyon? Well, hindi pa natin masabi sa ngayon, Tia, dahil hindi pa sinasabi ni Mayor Sara kung bakit siya umatras sa laban ng pagka-alkalde. Maraming spekulasyon hanggang sa oras na to, no? Maraming grupo kasi yung kumukumbinsi kay Mayor Sara na tumakbo sa pagkapangulo. At dalawang linggo naman yung nakakaraan na nagkita si Sara Duterte, presidential aspirant Bongbong Marcos at Cebu Governor Gwendolyn Garcia. At syempre umugong yung mga usapan ng posibleng pagtatandem ng dalawa. Pero paglalarawan naman ng kampo ni Marcos, ito raw ay isang beautiful coincidence. Pero matatandaan din natin na paulit-ulit na rin naman sinasabi ni Sara Duterte na nakapag-desisyon na siyang hindi tatakbo sa pagkapangulo. Ang isa pang tanong sa ngayon, pwede nga ba si Mayor Sara na mag-substitute? Well, sa ngayon, hindi pa dahil hindi pa siya miyembro ng National Party. Siya ay bahagi ng regional party na hugpong ng pagbabago. Pero pwede pa rin siya sumali sa kahit anong National Party hanggang November 15 o huling araw ng substitution, itong si Mayor Inday Sara. Una nang sinabi ng mag-amang Duterte na isang Duterte lang ang tatakbo sa National Post. Hindi tumuloy si Pangulong Duterte sa pagkandidato para sa pagka-vice-presidente at inanunsyo niya rin na magre-retiro na siya sa politika. Pero ilang linggo lang matapos yan, pinag-iisipan na raw ng Pangulo ang pagtakbo sa Senado. Balik sa iyo, Pia. Tricia Terada nag-uulat. Aminado naman si Senator at Presidential Aspirant Manny Pacquiao na nasorpresa siya sa pag-atras ni Mayor Sara. Anya, anuman ang plano ng alkalde sa hinarap, hangad niya na maging maayos ang lahat para dito. Sa panig naman ni Vice President at Presidential Aspirant Lenny Robredo, naniniwala siyang hindi ito makakapekto sa kanila at sa kanyang kampanya sa halip mas magiging malinaw daw ang lahat. Pumutok ang balitang aatras sa kanyang re-election bid si Mayor Sara matapos masibak sa pwesto ang kanyang City Information Officer na si Jeffrey Tupas. Nasangkot si Tupas sa isang drug raid noong Sabado sa isang resort sa Mabini, Davao de Oro. Sa pahayag ng Davao City Mayor's Office, nakapaloob doon na nagbitiw sa pwesto si Tupas noong Linggo, ngunit nasabihan na siyang nasibak sa pwesto. Abot sa 1.3 milyong piso halaga ng iligal na droga na nakumpiska. Kanina, napaidlip lang ako ng konti. Pagising, sabi ko, anong nangyari? Ba't umaatras to si Baste? Doon sa mga hindi nakakaalam, ha? Noong umaga, nag-withdraw to si Baste ng kanyang kandidatura sa pagka-vice mayor ng Davao City. At ang sabi niya, yun daw ang utos ng kanyang ating. Ang utos ng ating, hindi mababali. Pagkatapos, later in the day, at pinahulaan ko pa naman sa inyo sa aking post kanina, sino susunod na atras o mag-withdraw? Ayun nga, nag-withdraw itong si Mayor Inday Sara sa kanyang kandidatura para sa mayor ng Davao City. De siyempre, kung nag-withdraw siya, di sa ngayon, hindi siya kandidato. Hindi siya kandidato. Kaya lang, parang nagbigay ng cue itong si Senator Bongo. Sa isa kasing parang speech niya kanina sa pagbubukas ng isang malasakit center sa Antipolo, emosyonal na sinabi ni Senator Bongo na siya ay nalulungkot para sa kanyang mga supporters. Diba si Senator Bongo, kandidato sa pagka-vice president? Pero
meron daw mga pagbabago. Ayun, at sabi niya, hindi pa naman siya nag-withdraw, no? Pero ang sinasabi ni Senator Bongo dito ay iiwas daw siya, kailangan daw niyang umiwas. Adi, kung mahilig ka lang, sabi niya, if you read between the lines, if you read between the lines, ano mababasa mo doon? The space. Between the lines. So, if you read between the lines, yun po ang makikita nyo. Mababasa nyo. Para bagang pinapahiwatig ni Senator Bongo na siya po ay aatras sa pagtakbo bilang pangalawang pangulo. Sa pagkapangalawang pangulo. Ano? Oh, edi kung mahilig din na kayong mag-1 plus 1, ano? So, kung si Senator Bongo aatras sa pagkapangalawang pangulo, alam mo naman, ang sinasabi niya lagi, kung ano yung gusto ni Presidente Duterte, yun ang kanya. Eh, anong kaulugan, ano? Ba't siya aatras? Parang gano'n, ha? Ito po, puro mga spekulasyon pa rin lang natin to, ha? Bakit siya iiwas? Kasi may makakatagisan siya, makakabangga siya. Eh, ba't niya kailangan umiwas? Sapagkat pareho sila ng posisyon na tatakbuhan. At sino yon para iwasan niya? Eh, binanggit niyang premise ang tungkol sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na tumakbo siya sa pagkapangalawang Pangulo. In other words, ang iniiwasan niya sa pagtakbo for the same position ay isang malapit kay Pangulong Duterte. At ang hinihinuha po natin ay si Mayor Sara Duterte. Again, sabi ko nga, ang terminong ginamit ko, hinihinuha. Ito'y, we are just surmising. Yun ang English nun eh. Tayo'y naghihinuha. Sa pantaha pa lang natin ito. Ano? Na si Senator Bongo will give way to Sara Duterte sa pagtakbo sa pagkabi sa presidente. Remember, ilang beses pong sinasabi ni Mayor Sara that she will not be running for president. Ilang beses yun? Ilang beses? As in, ilang beses? Kala nga ng iba, nagluolo ko lang eh. Oh, pero, hindi po niya sinabi kailanman na siya ay hindi tatakbo sa pagka-pangalawang pangulo. Ewan ko lang kung may naalala kayo. Meron ba sinabi si Mayor Sara Duterte that she is not running for vice president? Puro sabi niya, hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Antindi nitong development na to. Palagay ko, meron na naman ditong maiiyak. Sabi siguro, sana all. Sara all. Sara all. Bihiram pati siya. So, tapos, naalala niyo yung panito, background nito. Nagkita si Senator Bongbong Marcos at Sara Duterte dun sa Cebu last week, ano? Siyempre doon ay inendorso ng hugpong yung hugpong ng pagbabago ang tinutukoy natin si Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo. Ayun. At tapos ibinunyag pa ni Senator Aming Marcos nung palang umpisa talaga ang interest lang nitong si Bongbong, si Senator Bongbong ay tumakbo lang uling vice president. At vice president siya ni Sara. Yun yung intensyon. Kaya tapos bigla daw sinabihan ni Sara, hindi, ikaw na tumakbong presidente. Ayun. So parang sabi nga natin, pag nag 1 plus 1 tayo dito, kumbaga parang may mabubuo ka ng tandem sa isip mo. But again, ito pong lahat ng ito ay puro sa pantaha pa lamang unless and until Sara files for her candidacy for vice president. Puro kwento ang kutsero pa lang itong atin, ano? So hintayin po natin ang mga nalalabing mga araw. Pero
Kanina, pag withdrawin mo sa imong pagka-mayor sa Davao, wala lang kay ko nakareact kay syempre, hindi man gyud lalim ng imong desisyon. Ang akong giunag-unahuna nga dili ko maupaw, no? Dako kay akong pasalamat nga I get to keep my hair. Pero karong gabi, pagkakita na ako nga grabe nimong hilak sa imong video, na-realize na ako nga ang akong pagpaupaw muta ra sa kadako sa desisyon nga imong gi-decide. Kibalo ko nga dili gyud lalim. Kibalo ko nga dako kaayo na tulubagon ang imong atubangunon. Ug hinaot pa unta masabtan sa taga Davao nga manghuram na sad mi ang the rest of the Philippines sa lain na pud ninyong banggiitan nga mayor. Pasensya jud kaayo sa inyo nga manghuram na sad mi sa hybrid sa inyong former mayor. Og karon atong tabangan si Ma'am Inday kung unsa man ang iyahang daganan ug atoa siyang padaugon nga way pagduha-duha. Sama sa akong giingon nga salamat nga dili mi ninyo ibilin sa mga taong dili kapyalan. Ang konsuelo, Davao City, guwapo ang inyong mahimong mayor. Kung unsa siya kagwapo ha, mausad siguro siya ka useful o unsa siya ka busy o unsa siya ka effective. Hinaot pa unta nga atong suportahan ang kampanya ni Ma'am Sara, dili naman na siya ikatingala, pero syempre ako nga nagtanaw nga nihilak siya. Didto ko naka-feel nga bisan unsa gyud ay kaka-strong, bisan unsa gyud ay ka-hard ang tanaw sa tao nimo nga grabe ka kaayo ka, nga wala gyud kay weakness ba. Pero the sheer humility and sincerity and just that feeling ba nga gipakita sa atoa sa Davao City nga willing gyud sila. Willing sila nga mingawon na pod sa ilang mayor kay ipahuram na pod siya sa tibuok Pilipinas. Hinaot pa unta kibalo ang mga taga Davao unsa nakadako sa amua ang inyong gibuhat. Og excited gyud mi sa kung unsay sunod nga desisyon ni Mayor Sara. Hinaot pa unta madam nga feel ni mo nga love kaayo ka na mo. Feel ni mo nga ready pod me kung unsay imong gusto buhaton. Mulupad, mudagan, magsakyanan, magmotor. Basta padong sa kadaugan, madam. Pag-una, kami bahala sa daog. We love you. Ginawag lang diha. Kay magsugod na atong laban. Ingat! Mwah!